Isang Pinay OFW naman ang biktima na naman ng panghahalay ng anak ng kanyang amo sa Middle East. Ang biktima ay dumiretso agad sa public attorney's office pagka-uwi nito sa bansa para humingi ng saklolo. Si Gerald Ranyes sa detalye. Nito lamang January 23, pagkadating ng airport, agad na dumiretso sa tanggapan ng public attorney's office ang isang babaeng OFW na biktima umano ng panggagahasa at pang-aabuso ng anak ng kanyang amo mula sa Middle East. Ayaw munang isapubliko ng PAO ang pagkakilala ng biktima dahil sa naranasang trauma, itinago muna siya sa alias na Marina. Ayon sa PAO, sa kwento ng biktima, naganap umano ang pangahalay at pang-abuso nito lamang January 21. 8 beses umanong pinagsamantalahan ang biktima at bakas pa ang mga pasa at bugbog na natamo ng Pinay OFW sa pagsusuri ng PAO Medical Team. Nagawa po kami ng forensic examination sa kanyang katawan at nakakita po kami ng mga ebidensya na siya ay pinwersa at hinalay. No? Ayon sa kanyang istorya, ay siya ay halos 8 beses na pinagsamantalahan at napaulit-ulit sa loob ng 4 oras mula alas 6 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Nagsumbong na umano sila sa mga ahensya ng pamahalaan sa pag-aakalang matulungan subalit biguro sila sa kanilang paglapit. Bukod sa panghalay ay hindi umano makatarungan ang pagtrato sa kanila ng kanilang amo at pinapakain lang umano ng mga tira-tira at pinapahiram pa sa ibang pamilya upang pagtrabahuin. Bukod kay Marina ay mayroon umanong naiwan doon na kailangan ng tulong. Nagsumbong po muna kaming una sa ibang mga ahensya ng pamahalaan na inakala naming responsable sa mga usapin na patungkol sa mga OFW, pero bigo po kami doon sa paglapit. Kaya nandito po kami ngayon sa Public Attorney Service. Ang nakalulungkot po, isang araw bago siya umuwi, ginawa ang panghahalay ng mismong may-ari ng Foreign Recruitment Agency. Ang nakababahala, posibleng ginawa po ito sa iba rin na naunang mga biktima. Kaya pagkakataon itong nananawagan kami sa mga iba pang biktima ng nasabing Foreign Recruitment Agency at ang sana makita ng pamahalaan na itong mga local recruitment agency ay magkaroon naman ng monitor sa kanilang mga ipinadadalang migranteng Pinoy sa ibang bansa. Ayon sa Public Attorney's Office, patuloy ang pagproseso ng mga ebidensya sa nasabing kaso na nagpapatunay na mayroon pa rin pang-aabuso sa karapatan ng mga OFW. Kung mabigyan ng official yung ginawa nila sa akin doon, ayoko na pong maulit sa ibang kasi andun din po yung ate ko. Sana matulungan niyo po ako. Para sa Eagle News, Gerald Ranyes, IM1, Hood 25.